So today ngayong araw, my dudes, sisilipin natin ang mountain hideaway ni Ma'am Jeneline and Sir Dennis upang suriin kung sulit nga ba ang paggamit ng shipping containers para sa bahay nyo. Hi! We're back. Naku, medyo matagal-tagal na rin after since nung... After ilang months. Oo, last year pa, oo, nung pagkapanganak ko. Mag-iisang taon na. Halos mag-iisang taon na since na naglabas kami ng YouTube video. So ngayon, babawi kami sa inyo at isha-share natin sa kanila itong ating Mountain Hideaway. Let's go! Tanay Rizal. Oh wow, maganda yung location nila, my dudes. Oh, the view. Ano ulayin natin? So dito sa aerial shot, isang napansin ko, ay yung bahay nila is hindi siya naka-align sa lote. So medyo nakatabingi siya. Nagkamali ba yung architect, engineer, or surveyor sa pag-plot nitong bahay nila? I'm guessing hindi. Kasi ang laki namang kamali nito, wala man lang nag-question na, sir, mukhang tabingi ha. So merong mga rason kung bakit gusto nyo gumawa ng ganitong klaseng risky maneuver sa bahay nyo. One ay dahil sa view. So baka inorient nung architect or nung designer yung side nito na nakatapat siya talaga sa view or parallel siya sa view. Or two, for the sun. Kasi kung titingnan natin sa roof nila, mayroon silang mga solar panels. So baka inorient ito in such a way na yung araw is matitake advantage itong bahay na ito. And last na rason na naiisip ko is for the prevailing wind. So inorient nila ito in such a way na maganda yung airflow. Yun. Okay. Unahin natin itong guest house. Okay. Ito guest house looks nice. Mountain hideaway namin, magkakahiwalay siya. So kung mapapansin nyo, gawa siya sa container. I like what they did here. That is a very, very big brain move na cluster type yung kanilang parang property. Kasi malaki nga yung kanilang lote. So imbis na ipagdikit-dikit nila, paghihiwalay para meron tayong privacy from the guests and meron ding privacy yung guests from them. So, naisip lang namin na container kasi naisip namin parang mas madaling gawin dahil ilalagay na lang siya. Oo. Tsaka nahilig kasi kami nun sa mga manood ng tiny house. May show na YouTube, tiny house. Oh, sa YouTube. Tiny house movement. Kala ko ako yung pinapanood nila eh. The tiny architect. Kapal na mukha. Hindi, actually, I really like what they did here. Maganda yung parang pinaka-facade nung kanilang mga structures. Kung titignan natin, ayan, meron siyang distinct na facade dahil gawa siya sa container. Marami ring advantages yung ganito. Mainly structural dahil nga naka-fold-fold siya, mas matibay itong ganito. Yun nga lang, my dudes, pagdating sa shipping containers is marami ka pang kailangan gawin. Dahil nga gawa siya sa bakal, kailangan mo to i-insulate ng todo. Kasi metal is not the best insulator and not the best sound dampener. Also, sobrang laki at bigat ng mga shipping containers, my dude. So kung nakatira kayo sa isang lugar na maliliit yung kalye, may iskinita, baka kailangan nyo i-helicopter yung mga shipping containers. And at the end of the day, hindi rin kayo nakatipid, napamahal pa kayo. So, naisip namin, kasi kala namin mas madali mas, yung akala namin, mas container madali. House. Mas mahirap pala kasi kailangan namin siya i-transport dito sa malayo. Oh, ayun. Dito sa Rizal area. Mm-hmm. So kung mapapansin nyo, hiwa-hiwalay siya. Meron yung main house, meron kaming guest house, merong staff house. Hindi na namin pinagsama-sama bilang hiwa-hiwalay rin naman yung mga containers, di ba? So mas maganda na tingnan na ikalat namin siya dito sa area. I wanna know sino architect nito. Mahusay yung architect nila kasi. Magandang curb appeal nung kanilang bahay. When I say curb appeal, yung curb kasi yun yung parang sidewalk. So kung tumitingin kayo from the sidewalk onto the house, boom! Napakaganda. So that is what curb appeal is. Now, isa rin pala sa mga problema dito sa mga shipping containers ay yung bubong nila flat. So may ipunan nyo ng tubig and then mosquitoes. Ew! Rewind tayo na onte, my dudes. Balikan natin dito yung packet sila sa stairs. Ayun! So may kita natin meron silang pipe magmula dyan. So most likely, yan yung drainage nila. And baka may second roof ito. Ito yung pinaka-roof ng kanilang container home. Naglagay pa sila ng isa pa. Tapos, dun magte-drain. Speaking of pipes na nakabilad sa araw, like this, in some cases, may certain plastic water pipes na nagli-leach ng chemicals in levels na harmful sa ating brains, kidney, and other internal organs. I don't know what that hand gesture was. Organs. Now, to be safe, may available sa market na mga pipes tulad ng Moldex Blue kung saan gawa ito sa 100% na food grade
virgin PVC resin. Now, dahil dyan, walang harmful levels ng chemicals ito na maaaring pumunta sa tubig na dumadaloy sa mga pipes na ito tulad ng lead, mercury, at manganese. Bukod dyan, ang MoldExploit ay isa sa pinakamadaling install na PVC piping system dahil pwede natin ito gamitan ng tinatawag nating PVC pipe cutter, which is faster and more efficient compared sa lagaring bakal. Also, after natin i-pipe cutter itong ating Moldex Blue, gagamitan lang natin ito ng Moldex PVC pipe cement, which cures in just 15 minutes and tested ito to withstand 232 PSI na working pressure. Speaking of pressure, itong Moldex Blue pipes natin ay kaya mag-withstand ng 1,305 PSI. That's a lot of pressure! Sa guest house, meron kaming nilagay na table dito. Kasi kung pagpasok natin sa loob, papansin nyo na wala kaming dining table. Pero ginawa namin, nilabas na lang namin outdoor. Tapos naglagay kami ng access dito. Kung may papansin nyo, may window. Ito yung kitchen sa loob. Para pag kami nagluluto, bubuksan na lang yung window. Na lang. Ipapas na lang nila dito sa table. A big brain! Actually like that design move. Since very limited nga yung space ng kanilang container, sa labas na lang yung dining and then may pass-through window pa sila. So, talagang galing. Ang ganda ng pagkakaplano. Ito naman yung loob ng aming tiny guest house. Cute lang siya. Liit lang siya. Oo. Yan, merong bunk bed. Oh, nice. Merong love seat. May table. Meron din kaming kitchen. Mini kitchen. Mini kitchen. Oh. Ito merong... Grabe naman makamini kitchen si Ma'am Jen at si Sir Dennis. Wala akong masabi, napakaganda ng pagkakadesign. And magaling rin pumili ng furnitures yung kanilang interior designer. Or kung si Ma'am Jen rin man o si Sir Dennis yung namili, mahusay silang pumili ng mga things na ilalagay dito. So lahat ng kailangan nila, andito na. Pati yeah, bathroom. Oh! Yung CR. Gumamit sila ng sliding na pocket door dito sa CR, which 1, space saver siya, and 2, very very high-end yung dating ng mga bahay na merong gantong klaseng pintuan kasi hindi common yung mga ganito. Mahirap gawin actually. So I really like this door a lot, my dudes. Bala ko nga gawin to sa mga next na projects eh. Linis naman. Balik tayo doon. Yan, may kita natin meron silang saksakan. Now, if you plan to do this, my dudes, sa merong saksakan beside your lababo, hindi pwedeng basta-basta kahit anong outlet lang ilalagay nyo yan. Make sure na yung outlet na ilalagay nyo ay yung tinatawag nating GFCI or Ground Fault Circuit Interrupter. Which basically, how it works, my dudes, ay pag natalsikan ito ng tubig or pag meron siyang na-detect na parang kakaiba sa flow ng kuryente ay mag-shut off siya at i-disconnect niya na yung kuryente. Yung body of water na yan ay ang Laguna de Bay. So, Laguna de Bay. Ayan siya. At ito po yung farm. Ito po yung farm ng kapitbahay. Okay. Farm ng mga pinya at saka dragon fruit. Ayan siya. Kasi pag kailangan namin ng fruits, gaganon lang yung kamay namin din sa gano'n. Okay, saglit lang, my dudes. Meron akong isang nakikita dito. Gumamit sila ng parang mga floor decking tiles or pwede rin WPC decking boards kung tama yung hula ko. And kagandaan ng mga ganito ay permeable siya na kadalasan ginagamit rin ito sa mga balkonahe. And kagandaan nito is fireproof siya. Anti-proof, moisture and waterproof na rin. And it also provides a little bit of heat insulation para hindi naman parang natusta na yung mga taong nakatira dito sa kanilang guest house pag summer at tanghaling tapat. Pwede kayo? Iba't ibang klase ng lettuce, may arugula, may kale, yan. Ito kale, yan. Curly kale. Curly kale. Nice. Iba't ibang klase ng lettuce. Hindi ko alam kung ano yung mga binanggit nila. Lettuce lang alam ko. Yung arugula, kale, hindi ko na alam yun. So, let us proceed to the next part ng bahay kasi wala akong knowledge na makokontribute sa inyo dito sa kanilang greenhouse, my dudes. Get it? Let us proceed. Yun lang nakontribute ko, bobong joke. Sorry. Pasok naman tayo sa ating main house. Okay. Ilang containers ba ito na pinagkabit-kabit? Anin ba? Hindi, dito sa baba, tatlo na 40-foot na container, di ba? Ito, ito, tapos yun. So, tatlong 40-foot dito na high ceiling na pinagdikit ng horizontal. Tapos, dalawa namang 40-foot na high ceiling din sa taas. So, yan. Ito yung living area namin.
Okay, so I got to say my dudes, napakaganda talaga ng pagkakadesenyo. Window shapes, perfect. Ceiling materials, perfect din. Kasi kung di ako nalilin lang ng aking droopy eyes, ay steel ceiling panels yung ginamit nila dito, which ties well with the shipping container exterior. So bagay na bagay ito, lalo na kung babalik tayo dito sa labas, makikita natin. Most likely steel ceiling panels din yung ginamit nila dito sa kanilang patio area. Papansin nyo, ano lang, compact lang, cute lang. Tapos meron kaming bathroom para sa mga guests. Common CR din ito na guest room na nandito naman. Na connected naman dun sa guest room. Itong guest room, pwedeng matulog ang mga siguro anim. Hanggang walo kasi may pull out pa eh. Yes. Kung makikita natin dito, sliding door na naman ginamit nila. Again, space saving yan. And yung ganitong klaseng sliding door naman ay yung barn door. And yung pinagkaiba niya dun sa ating pocket door ay hindi siya pumapasok sa pader. As you can see, exposed yung kanyang hardware. So, kung gusto nyo gayahin yung ganito, i-search nyo lang sa Lazada or sa Shopee barn door hardware. And lalabas na usually yung mga ganito. By the way, we're not sponsored, my dudes. Ito yung dining area naman namin. Table for dining. 8. Oh! Ang ganda. Kasi kung titignan natin, yung mga chairs nila, mababa lang yung kanyang sandalan para maaliwalas tignan yung dining area. Also, meron pa silang isang hack na ginawa dito. Dito sa isang side ng kanilang dining area ay bench lang siya. That way, mas clear yung line of sight natin. So, kitang-kita natin yung sahig banda rito. Mas lumuluwang yung pakiramdam ng area na ito. Kasi ito yung aming munting kitchen. So, baka kung mapapansin nila ang scene ay... That's really nice. Black and white. And gray. And wood. Light wood. Black, gray, and white, and wood. Yeah, Smeg, parang yan yung BMW ng kitchen world. Trust me, I can't afford it. Unahin natin yung master bed. So itong kanilang hagdanan ay open thread na staircase, which also helps na pangpaluwang ang itsura ng isang bahay. Isa nga lang na disadvantage nito ay yung dirt. Dahil it is on top of the kitchen, pwedeng meron kang nilagay na parang adobo dito sa baba and then may naglakad dito, napuntaan ng dirt yung adobo mo or itong mga parang baso banda rito. So isang solution lang dyan ay ilagyan nila ng parang salamin dito, banda dyan at banda rito para maiwasan yung paghulog ng mga nasty dirts. Pag kanan mo, ito ang ating master's bed. Ooh, that is so nice! Dito yung CR niya. Green. Bakit green nga ang color na pinili natin? Para mag-match sa kulay ng outdoors natin. No. Kasi green din yung outdoors. Oo nga. I like the color choice dito sa ceiling, which is black. Now, take note my dudes, sa paggagamit kayo ng gantong klaseng ceiling color na dark, dapat high ceiling. Kasi pag mababa yan, ang feeling nun ay parang dinadaganan ka. At mas sumisikip yung space pa ganun. Sa room ni Kuya Calix naman. Room ni Kuya Calix. Si Kuya Calix laging ano, may computer. Kasi meron kaming gamer. Gamerist. Parang kagubatan yung view niya dito. Ang ganda ng view na. Dito naman yung kanyang CR. Kung titignan natin ay meron silang portable na bathtub, which is not a bad choice. Kasi personally, my dudes, never ako gumamit ng bathtub ever. One, ang tagal mapuno. And two, magastos sa tubig at kuryente. Kaya naman na share namin sa inyo ay itong deck sa baba. Anong tawag dito? Outdoor dining. Basta yun! Area. Outdoor dining area. Okay, so makikisingit na ako dito sa conversation nila, my dudes. Personally, yung tawag ko sa mga ganito is patio, pero tama rin yung deck. And then, pwede rin ito tawagin na lanay. So, yung nakikita natin dito sa patio nila, parang may mga random na walls dito. And I'm guessing this is not random and hindi lang pang design ito. Parang additional siya na structural elements na nilagay. Hindi kaya nung mismong walls ng kanilang shipping container, lalo na't nilagyan na nila ng windows dito. So, na-compromise na yung strength ng wall ng shipping container. So, they had to put this here and this here para matulungan buhatin yung area sa taas. So, this is a good sign na talagang nag-hire sila ng professionals ang ating mga allies, the civil and structural engineers. Kung gusto nyo ng ganito rin kaganda ang mga bahay, my dudes, do not skimp out on the professionals because
we make it happen, yo. Anyway, I gotta say, very, very humble, yet tasteful and elegant yung kanilang bahay. So congratulations, Ma'am Jeneline and Sir Dennis, on your beautiful, beautiful house. Sobrang ganda. I would rate it a 29 out of 8. So palike na itong video kung ayaw nyong bisitahin kayo ng mga math teachers nyo habang natutulog kayo.